Makalipas ang halos ay higit na 30 taon na pamamayagpag ng mga dilawan na napabagsak kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng matiwasay na EDSA Revolution, ay muli nagbalik sa Malacañang ang anak ni Pangulong Marcos na si Bongbong Marcos. Daladala ang pangakong pagkakaisa para sa mga Pilipino na sabay-sabay sa pagbangon. Malalim ang naging sugat pero hindi nakitaan ng mga Marcos ng pagiganti kundi ang damdaming patuloy na paglingkuran ang minamahal na bansang Pilipinas. Ngayon ay muli magbabalik kasabay ang pagbangon ng Bataan Nuclear Power Plant na Latenga at hindi napakinabangan simula na mapatalasik ang pamilyang Marcos sa Malacañang. Ito na kaya ang tamang panahon para magamit ang Bataan Nuclear Power Plant? Subalit ano ang positibo at negatibong epekto nito? Ang Bataan Nuclear Power Plant nga ba ang legacy ni Pangulong Marcos na pinolitika ni Cory Aquino? Tanong lang po natin yan at ating aalamin sa video ito. Subalit bago tayo magpatuloy, pakitiyak na nakafollow at nakasubscribe kayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Pakashare na rin po ang ating mga videos para makalating sa maraming mga Pilipino. Narito ang ulat ng Eagle News sa pamagat na Philippine President-elect Marcos in Nuclear Plant Revival Talks with South Korea, posted by DZY on May 23, 2022. Ang piniling Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagudyat ng kanyang determinasyon na gawin ang nuclear power. Siya ay nakipag-usap sa envoy ng South Korea sa posibleng pagbuhay ng isang mothball na $2.2 billion na planta na itinayo sa panahon ng rehimen ng kanyang ama. Ang 620 megawatt Bataan nuclear power plant ay naiwang tulog matapos mapatalasik ang nakatatandang Marcos noong 1986. Sa pagsapit ng halalan sa pagkapangulo noong May 9 na nagsalita si BBM tungkol sa pangangailangan ng nuclear power upang matugunan ang labis na gastos sa kuryente sa bansa, iniwan niyang bukas ang posibilidad na mabuhay muli ang nabigong paipagsapalaran ng kanyang ama sa idea na itinutulok niya noong bago ang kanyang inaugurasyon sa June 30, 2022. Sinabi ni BBM na makipagkulong siya kay South Korean Ambassador to Manila Kim In-chul noong Lunes para talakayin ang panukala sa muling pagbuhay sa planta ng Bataan. Maaari pa natin ipagpatuloy ito o kailangan natin bumuo ng bago? Ano ang mga bagay na dapat natin gawin? Sinabi ni BBM sa isang pulong na balita pagkatapos ng pulong. Kaya binuhay namin ang talakayan tungkol dito. Bagamat nauna na, pinag-aralan natin ngayon ang kanilang mga rekomendasyon at ang kanilang mga natuklasan. At tingnan natin kung maaari pa tayong mag-apply. Dagdag niya. Ipinakita ng mga pag-aaral ng mga eksperto sa South Korean at Russian na posibleng muling gumana ang planta. Sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa pagdinig ng Senado noong 2020. Ngunit ang pag-upgrade ng isang pasilidad na tumatanda na nilagyan ng hindi napapanahong teknolohiya ng analog ay maaaring tumagalang hindi bababa sa 4 taon at nagkakahalaga ng $1 bilyong. May mga question mark din sa disenyo at lokasyon nito. Ang planta ay nasa 80 kilometro o 50 miles sa kanluran ng Maynila, malapit sa isang vulkan sa isang bahagi ng Pilipinas na regular na niyayanig na lindol. Kung gagawin nating industrialisado ang post-pandemic, dadaan tayo sa mabilis na industrialisasyon. Dapat handa ang sektor ng kuryente para dyan, sabi ni Bongbong Marcos. Ang pagtatayo ng bagong planta ng kuryente mula sa simula ay abutin na 3 hanggang 7 taon, itinagdag niya. Naglabas si outgoing President Rodrigo Duterte ng executive order noong unang bahagi ng taong ito na ginagawang bahagi ang nuclear power sa plant energy mix ng bansa. Ang Pilipinas, regular na apektado ng pagkawala ng kuryente, ay umaasa sa imported na carbon belching coal para sa higit sa kalahati ng power generation nito. Sinasabi ng mga taga-suporta ng nuclear power na nag-aalok ang teknolohiya ng mas malinis na opsyon upang makatulong na matugunan ang pangangailangan. Ngunit ang mga kritiko ay nangangatwira na ang mga nababagong mapagkukunan tulad ng hangin at solar ay mas mura at mas ligtas na iproduce sa isang bansang tinamaan ng mga lindol, bagyo at pagsabog ng bulkan. Samantala, ano nga ba ang advantage ng nuclear energy? Narito ang mababasa natin sa energy.gov.ne. Batay ito sa pag-aaral ng United States, Advantage and Challenges of Nuclear Energy, na ipublish ito noong March 29, 2021. Tingnan natin kung paanong nakikinabang ang United States sa nuclear energy at kung bakit tayo na mayroon na ay tinenga pa. Pinoprotektahan ng enerhiyang nuklear ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng paggawa ng napakalaking dami ng kuryenteng walang karbon. Pinapalakas ito ang mga komunidad sa 28 na estado ng United States at nag-aambag sa maraming aplikasyong hindi dekuryente mula sa larangang medical hanggang sa paggalugad sa kalawakan. Ang Office of Nuclear Energy sa loob ng United States Department of Energy ay pangunahing nakatuon sa pananaliksik nito sa pagpapanatili ng kasulukuyang fleet ng mga reactor, pagbuo ng mga bagong advanced technology ng reactor at pagpapabuti ng nuclear fuel cycle upang mapataas ang sustainability ng kanilang supply ng enerhiya at palakasin ang US economy. Nasa iba pa ang ilan sa mga pangunahing bentahe ng nuclear energy at ang mga hamon na kasalukuyang kinakaharap ng industriya ngayon.
Ang nuclear ay ang pinakamalaking pinagmumula ng clean power sa Estados Unidos. Bumubuo ito ng halos 800 bilyong kilowatt na oras ng kuryente bawat taon at gumagawa ng higit sa kalahati ng walang emisyon na kuryente ng bansa. Iniiwasan ito ang higit sa 470 milyong metric tonelada ng carbon bawat taon, nakatumbas ng pag-alis ng 100 milyong sasakyan sa kalsada. Ang thermal energy mula sa mga nuclear reactor ay maaaring ding gamitin sa pinakamaasang mapagkukunan ng enerhiya sa grid ngayon. Ang industriya ng nuclear ay sumusuporta sa halos kalahating milyong trabaho sa Estados Unidos at nag-aambag ng tinatayang $60 billion sa kabuuan produktong domestic ng United States bawat taon. Ang mga plantang nuclear ng United States ay maaaring gumamit ng hanggang 700 na mga gawa na may mga sweldo na 30% na mas mataas kaysa sa lokal na average. Nag-aambag din sila ng bilyong-bilyong dolyar taon-taon sa mga lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga kita sa buwis ng federal at estado. Ang malakas na sektor ng nuklear na sibilyan ay mahalaga sa bansang seguridad at diplomasya ng enerhiya ng United States. Dapat panatilihin ng Estados Unidos ang pandaigdigang pamumuno nito sa arena na ito upang maimpluwensyahan ang mapayapang paggamit ng mga teknolohiyang nuklear. Naipagtulungan ang gobyerno ng United States sa mga bansa sa kapasidad ito upang bumuo ng mga relasyon at bumuo ng mga bagong pagkakataon para sa mga teknolohiyang nuklear ng bansa. Ang commercial nuclear power ay minsan ay tinitingnan ng pagkalatang publiko bilang isang mapanganib o hindi matatag na proseso. Ang pananaw na ito ay kadalasang nakabatay sa tatlong pandaigdigang aksidenteng nuklear, ang maling pagkakaugnay nito sa mga sandatang nuklear at kung paano ito inilalarawan sa mga sikat na palabas at pelikula sa telebisyon. Ang Department of Energy at ang pamansang laboratory nito ay naipagtulungan sa industriya upang bumuo ng mga bagong reaktor at panggatong na magpapataas sa pangkalahatang pagganap ng mga teknolohiyang ito at mabuwasan ang dami ng nuclear waste na nalilikha. Gumagana rin ang DOE na magbigay ng tumpak nakabatay sa katotohanan ng impormasyon tungkol sa enerhiyang nuklear sa pamamagitan ng social media nito at mga pagsikap sa outreach ng STEM upang turuan ang publiko sa mga benepisyo ng enerhiyang nuklear. Tinitingnan ng maraming tao ang ginamit na gasolina bilang isang lumalaking problema at nag-aalala tungkol sa transportasyon, imbakan at pagtatapon nito. Ang DOE ay may pananagutan para sa tuluyang pagtatapon at nauugnay na transportasyon ng lahat ng commercial na ginagamit na gasolina na kasalukuyang ligtas na nakaimbak sa 76 reactor o mga lugar na imbakan sa 34 na estado. Para sa inaasahang hinaharap, ligtas na mananatili ang gasolinang ito sa mga pasilidad na ito hanggang sa matukoy ng Kongreso ang permanenteng solusyon sa pagtatapon. Kasulukuyang sinusuri ng DOE ang mga site ng planta ng nuclear power at kalapit na infrastruktura ng transportasyon upang suportahan ang pagdadala ng ginagamit na gasolina palayo sa mga site na ito. Gumagawa din ito ng bago, espesyal na idinisenyong mga riles upang suportahan ang malaking transportasyon ng ginamit na gasolina sa hinaharap. Ang pagtatayo ng isang nuclear power plant ay maaari makapagpahina sa loob para sa mga stakeholder. Ang mga tradisyonal na disenyo ng reactor ay tinuturing na multi-bilyong dolyar ng mga proyektong infrastruktura. Ang mataas na gastos, capital, pag-aproba sa paglilisensya at regulasyon, kasama ang mahabang oras ng pag-lead at pagkaantala sa konstruksyon ay humahadlang din sa interes ng publiko. Ang DOE ay muling itinatayo ang nuclear workforce ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagtatayo ng dalawang bagong reactor sa Plant Vogtle sa Waynesboro, Georgia. Ang mga unit ay ang unang bagong reactor na nagsimula sa pagtatayo sa Estados Unidos sa loob na mahigit sa 30 taon. Susuportahan ng expansion project ang hanggang 9,000 na mga manggagawa sa peak construction at tilikha ng 800 permanenteng trabaho sa pasilidad kapag nagsimula ang operasyon ng mga bagong unit sa 2023. Sinusuportahan din ng DOE ang pagbuo ng mas maliit na disenyo na reactor tulad ng mga micro-reactor at maliit na modular reactor na mag-aalok ng higit pang flexibility sa laki at kapasidad ng kuryente sa customer. Ang mga factory-built system na ito ay inaasahang kapansin-pansing bawasan ang mga timeline ng konstruksyon at gagawing mas abot-kaya ang nuclear para itayo at patakbuhin. Dahil sa mapanghamong kondisyon ng merkado, ang industriya ng nuclear ay nagkupumilit na makipagkumpetensya. Ang programa ng Light Water Reactor Sustainability LWRS ng DOE ay kumikilos upang madaig ang mga hamon sa ekonomiya sa pamamagitan ng paggawa ng makabago sa mga sistema ng planta upang mabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili habang pinapabuti ang pagganap. Bilang karagdagan sa mga material na pananalisik nito na sumusuporta sa pangmatagalang operasyon ng fleet ng mga reactor ng bansa, ang programa ay naghahanap din ng pag-iba-ibahin ang mga produkto ng halaman sa pamamagitan ng mga non-electric na aplikasyon tulad ng desalination ng tubig at produksyon ng hydrogen. Upang higit pang mapabuti ang mga gasto sa pagpapatakbo, nag-ipagtulungan din ang DOE sa industriya upang bumuo ng mga bagong panggatong
at cladding na kilala bilang mga fuel tolerant sa aksidente. Ang mga bagong panggatong na ito ay maaaring magpataas ng performance ng halaman na nagbibigay daan sa mas mababang oras ng pagtugon at magbubunga ng mas kaunting basura. Maaaring makaroon ng malawakang paggamit ang mga fuel tolerant sa aksidente pagsapit ng 2025. Mga kababayan, yung binasa po natin ay kasulukuyang sitwasyon sa Amerika. Kung malaki ang maitutulong nito sa ating bansa kasabay ng post-pandemic na gaya ng platforma ni Bongbong Marcos, ay malaki talaga ang maitutulong. Let us just open the possibilities at itigil na ang pamumulitika. Makakatulong ito sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Maliban na lang kung hayaan na lang natin na ang ating bansa ay mapag-iwanan ng panahon at manatiling mahirap. Kawawa naman ang ating mga anak at susunod na henerasyon na mamumblema sa pagbabayad ng mataas na singil sa kuryente. Kung umaaray ka ngayon sa presyo ng kuryente, hayaan mo bang mas aaray ang iyong mga anak? Sa palagay ko ay hindi. Let us just ensure the safety execution. Then win-win solution tayo dyan.